Part 22. Nakita ko sa isang sulok ng paningin ko na tila ay may binubulong si Ezekiel at napapatango-tango ang naturang lalaki. Alright, narinig kong pagsuko nito. Nag-angat ako ng tingin. Hindi pa rin nagbabago ang anyo ng mukha nito. Maigting at maautoridad. I'll give you 2 days only. But if nothing happens, you can go back to your wife now, but with a bad result. Pagkatapos noon ay nagsilisana na ang mga bosses ng Belford. Paulit-ulit akong nagpasalamat sila hanggang sa nakita kong nagsara ang double doors ng kwartong ito. Nang tumayo ako at pinahid ang mga luha ko ay naramdaman ko ang mahinang tapik ni Ezekiel. I want to help you, pare, pero wala rin akong magawa. Pasensya ka na, malungkot niyang nasabi. Ayos lang. Salamat, sinimulan ko ng damputin ang NCR na tadtad ng mga pulang bilog, daig pa ako ng grade school nito. Sa apartment ay agad kong ni-review ang lahat ng mga nakalagay roon. Nang makita ko lahat ng iyon ay napamura ako. Parang hindi ako ito. Nagkulong ako sa loob ng kwarto ng buong isang araw, para lamang mapaganda ang revisions noon. Hindi na ako halos kumakain para lang matapos iyon. I even contacted Dad to seek suggestions from him. Nang mapansin ko ang oras ay binuksan ang Skype. Hindi ko nakita ang green light sa profile ni Tina. Habang abala ako sa pagtatype at pag-iisip ay pasulyap-sulyap ako sa profile niya, nagbabaka sakaling online siya. Pero humigit kumulang na 2 oras na ay hindi pa rin siya online. Anong ginagawa niya? Wala naman siyang pasok ngayon, Nag-type na lang ako ng private message sa kanya. Ako, Athena, anong oras ka online? Akala ko ay walang sisigot, ngunit nabigla ako nang biglang nag-green light ang profile niya. Agaran kong pinindot ang video call pero bigla akong nagtaka sa pag-reject niya ng attempts ko. What is she doing? I instantly typed on private message. Ako, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Akala ko ay hindi siya sisigot sa akin. Athena, oh, nabuhay ka pa. Akala ko, wala ka ng balak na contacten ako, Nagsalubong ang kilay ko sa naging sagot niya. Bigla ay nakaramdam ako ng guilt, dahil alam ko na ang pinanghuhugutan niya ng tampo. Ako, I'm sorry if I wasn't able to contact you these past few days. My head was busy for the proposal I did for Belford. Athena, proposal o babae mo? Bigla akong nanlamig sa sinabi niya. Napatitig ako sa kawalan sa ichinat niya. Unti-unting nilukuban ng kaba ang dibdib ko. May alam na ba siya? May alam na ba talaga siya? Sinong magsasabi sa kanya kung ganun? What are you talking about? Wala akong babae. I am busy doing this because I got rejected. Sa totoo lang ay pinipilit kong kumalma kahit na nanginginig na ang mga kamay ko. Gustong gusto ko nang umuwi at magpaliwanag sa kanya. Athena, anong malay ko? Wala ako dyan sa tabi mo. Matagal ko nang alam na babaero ka, Dan. Kung sino-sinong pinapetos mo. Nagawa mo pang ang makipagrelasyon kay Jessica kahit na hindi pa tayo hiwalay. Heto pa kayang nasa iba kang lugar at malayo ka sakin. Diba? Ano ba namang iyong sandali man lang nakausapin mo ako? Ano? May iba nang nakakapagpaligaya sa iyo dyan. May nakita kang mas maganda sa akin, ano? Tell me. Habang binabasa ko ang kanyang paghuhuramentado ay panay rin ang pagpindot ko ng video call. She keeps on rejecting and it frustrates me more. Ako, Athena, please, answer my goddamn call. I really need to hear your voice. Please, I am so stressed now. Huwag mo nang dagdagan pa. Athena, so, meaning, stressor mo pala ako. Okay, fine, hindi na kita kakausapin. Maghanap ka na dyan ng mapapangasawa mo, dahil makikipaghiwalay na nako sa iyo. Mas lalo akong namutla nang mabasa ko ang huling mensahe niya bago siya mag-offline. Panay ang mura ko sa monitor ko habang hinihintay siyang bumalik. Ako, Athena, answer my call, please. I'm begging, mali ang nasa isip mo. Athena naman, huwag mo kong lokohin ng ganyan. Please, hear my thoughts, my wife. Athena, please be online. Mababaliw na ako rito. Maraming messages na ang ginawa ko sa Skype ngunit ni Sinzoned ay hindi man lang nagpakita. Hindi ko na halos magawa ang lintek kung revision ng proposal sa sobrang pag-aalala. Magkakahalong kaba, takot at pagkabigo ang nararamdaman ko. Sinasabi ko na,
Alam kong wala pa siyang alam kay Jessica. She's very suspicious kahit wala naman akong ginagawa. Ito na nga ang kinakatakot ko. What more if she learned that I met Jeez here in Cali not once but twice? I am totally up. Ilang beses ko nang sinubukan na tawagan si Tina sa Skype, ngunit hindi niya sinasagot ang aking mga tawag. Every time she does that, I feel so hopeless. Nagiging mailap na naman siya sa akin katulad noon at hindi ko iyon matanggap. Sana talaga ay matapos na ang problema ko sa Belford. Hinayaan ko muna siya na pahupain ang galit sa kanyang sistema. Matapos lang talaga itong problema ko sa proposal ay hindi na ako magtatagal dito sa Amerika. Pagkatapos ng mahabang preparasyon ay nagpresinta akong muli sa Belford. Naroon pa rin ang kaba at ligalig na daladala ko sa aking dibdib. Tiniyak kong sa pagkakataong ito ay mapapayag ko na sila. Pagkatapos kong ipaliwanag, ang kabuuan ng aking presentation ay binalot ng matinding katahimikan ang apat na sulok ng meeting room. Matagal din silang nanahimik. Pakiramdam ko tuloy, habang tumatagal, lalong sumisikip ang kwartong ito. Damn, I felt like it's the longest day of my life. I can see that there's a lot of changes in your proposal, anang noong lalaki na may kulay asul na mga mata. Ganoon pa rin ang aura nito. Matikas at may awtoridad. And there's an improvement, I must say, dagdag pa niya. So nang inagbigla ang dating ng boses ko, how is it, Sir Wade? What's your opinion about it? I like the proposal, Wade. The ideas are fresh. I think he didn't well presented the proposal before because he felt pressured. Let's give him the benefit of the doubt, saad naman ng lalaking maputi na, ang buhok maging ang bigot at balbas. He's very fat. The other two did agree on what the big man just said. Nakita kong pinasadahan muli ng tingin ni Sir Wade ang proposal ko. All right, he said with finality, congratulations, Mr. Montenegro. We are now confidently be a partner to your company. Just wait for the contract. Tumayo na ito at diresto ang mga kamay na nilahad sa akin. Nanginginig ang mga kamay kung tinanggap iyon. Damn! Finally, the man was now said yes with our company. My proposal is now successful. Kinongratulate ako ng mga tao roon kinalawanan. Marami rin akong nakilala ng mga tao sa sales at operations ng Belford. They were giving me a warm congratulate. Now, I can see a brighter future for DJM. I should tell it to Tina. My heart sank because of the thought. Hindi nga pala kami maayos ni Tina ngayon. Pero, dahil na rin sa magandang balita na hatid ng Belford, malapit na akong makauwi. Kinahapunan, agad akong nagbukas ng Skype, only to see if she's online. But she's not, again. Nangangamba na ako sa pagiging malamig niya. Ngunit kaunting tiis na lang, alam kong nagtatampo lang si Tina. Babawi ako pagkabalik ko. Isang mensahe na lang ang iniwan ko sa kanyang profile. To Tina, Tina, huwag ka nang magalit. I'll fix this once I get back to you. I hope you'll listen to me, by this time. I have to confess something to you. It's not the right time, 'cause I know you're mad. But please, forgive me. I love you so much. Eksakto noong nag-send ako noon ng mensahe ay nakatanggap naman ako ng text kay Ezekiel. From Ezekiel, bro, this goes for a celebration. Haha, let's meet at the style. Marami akong inimbita. To party mo na rin ito dahil pauwi ka na sa Pinas. I suddenly smiled. Lokong iyon, inunahan pa ako. Tumungo ako ng The Style kinagabihan. Hindi naman ako nahirapan na hanapin sina Ezekiel dahil nandoon sila sa isang sulok. Nakaupo sila ng pabilog sa sofa. Naroon din sina Vlad, Erwin. Nawala man doon si Arnold, isang malaking pagkabigla naman ang dumapo sa sistema ko. Nandito si Travis. Patakbong lakad akong pinuntahan ang pwesto nila at sinalubong ng isang sapak ang gago, hindi ka pa rin nagbabago, Travis. Mukha ka pa rin gago. Biglang nagtawanan ang lahat, lalo na si Travis na napangisi at sinuntok ng mahina ang dibdib ko. It's so gay to say but I miss this asshole. He's one of my real friends in college. Alam ko rin ang pinagdaanan ng isang ito. Let's leave them, guys. Mukhang may magkakatuluyan na dito.
Agad kong binato ng chichirya si Ezekiel nang binulungan niya si Vlad. Ganito na talaga kami kagulo noon pa man. Tinanggal ni Erwin sa bibig ang bote na tinutungga niya. Wow, parang mini reunion lang, ha? Tumanggo naman si Vlad. Yeah, it's been 4 years, right? Itinaas ni Vlad ang maliit na baso sa ere. Let's congrats, Dan, for being circumcised by this day. Nag-init ang sistema ko. Humalaklak itong bigla. Joke. Congrats, brah, seriously. Finally, the merger with Belford was now a dream come true. Tumaas ang sulok ng labi ko. Before, this was only a dream for my dad. Now, it's not a dream anymore. Lahat ng paghihirap at pangungulila ko kay Tina, lahat, nagbunga. Pwede na talaga akong makauwi matapos noon ay napagkwentuhan namin ang mga pinagdaanan namin noon. We've been involved in wars, girls and so on. Pero, masasabi ko na sa kabila ng lahat ay matatag pa rin kami. Anong ginagawa mo rito, Trav? I suddenly asked him. The others have their own worlds now. Nangunot naman ang kanyang noo, sabay lagok ng beer. Why? You don't want me to be here in America? Ngumisi ako. Oo, dumadagdag na naman kasi ng isang salot dito. Buti, hindi ka pina-deport. Diba, isa ka sa mga yon. Tumawa kami sa kalokohan namin. Hanggang sa nawala iyon at pareho kaming nanahimik. Napansin ko ang pagkatulala ni Travis sa bating hawak niya. Tell me seriously, Travis, what is the reason why you're here? I made my voice more serious. I followed here. Nanahimik ako sa sinabi niya. Batid ko kung sinong tinutukoy niya. Uminom ako ng brandy at ngumuya ng pagkain. Did you find her here? He didn't answer me back. Yumigting lamang ang kanyang panga. I know what he's talking about. Kagaya ko ay matindi rin ang pagkahumaling niya sa mahal niya. He can do anything even he's damaged and hurt so bad. Nasaksihan ko iyon. Ikaw, how's your life with Tina? Napayuko ako. I don't know what to say. Now, I know. You don't need to tell me, Anya. Bigla ay bumuga siya ng hangin. Puta, ano ba itong mga pinaggagawa natin sa buhay natin? Para tayong mga pabebe, anas niya sa nanunuksong boses. Sabi ko naman kasi sa inyo na libre lang ang babae rito. You can choose whoever you want, mga pare, singit ni Vlad na ngayon ay may nakakandong sa kanyang hita, ang bilis din ng gagong ito. Tiningnan ko naman si Erwin na tila ba ay irritable, dahil sa kausap niya sa kabilang linya ng teleponong gamit niya. Hindi ko na maaninag sa pwesto namin si Ezekiel. Nasaan na ba ang isang iyon? Hey! Ano to? Mini reunion ng Minions. Pakiramdam ko ay biglang tumigil ang mundo ko nang marinig muli ang kanyang boses. Nagkakataon lang ba ang lahat? Bakit kung nasaan ako ay kailangan din na naroon siya? Jessica, bakit ngayon ka lang? We've been waiting for you. Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi ni Vlad. Did you invite her, Vladimir? Travis asked, pagkaupo ni Jeez sa tabi ni Vlad ay binalingan niya kami. Ye, what's wrong? Nakita kong napailing si Travis. Damn, sambit niya. Nakipag-usap siya kina Vlad at Ezekiel na kadarating lang. Nagpaalam na si Travis dahil bukas ay maaga raw siyang madjay gising para abangan ulit si Natalie, stalker ever. Nagpa siya na kaming magsiuwian. Si Erwin ay nauna na sa amin. Si Ezekiel naman ay nanatili lamang sa bar. Ako naman ay patungo na sa Altis. Pero agad akong natigilan nang marinig ko ang mga yapak ng heels sa lupa. Hinarap ko ang sumusunod sa akin. Jeez, nakakunot noo kong tanong. Hi, Dan medyo nahihiya niyang sabi. Bakit nandito ka pa? Where's Will? Nagpalingga-lingga ako. Nasa naman kaya ang isang iyon? Hindi ba dapat ay sinusundo na niya si Jeez? Dapat ay hindi niya ito hinayaang mag-isa rito. Kanina ko pa nga siya kinokontak, hindi naman niya sinasagot ang tawag ko, dahilan niya. Nagpatango-tango ako. What now, Dan? Magsasalita pa sana ako ngunit bigla na lang ay naramdaman ko ang pagpatak ng ulan. Ah, narinig kong bulaslas ni Jeez. Pinagsilbi niyang payong ang dalawang pinagsalikop niyang mga kamay. Paano na to? Kailangan ko nang umuwi. Nasaan na ba si Will? Natataranta na siya at hindi na niya malaman ang gagawin kung saan si Silong. Malamig na at madilim. I can't let be alone again. Hindi na talaga ako nadala.
Halos ito rin ang dahilan kung bakit na naman nanlalamig si Tina sa akin. Ngunit, huli na ito. Huli na talaga. Binuksan ko na ang passenger seat ng Corolla Altis. Where's your condo? I'll drop you by there. Habang tinatahak namin ang daan patungo sa condo ni Jeez ay lumalakas ang bugzo ng ulan. Panay ang pag-wipe ng wipers pero kahit na anong gawin nito ay bahagyang lumalabo ang windscreen dahil sa mga patak ng ulan. Sinulyapan ko ang rear mirror. Bigla akong nagtaka dahil sa malalim na kunot noon ni Jeez. Mukhang iritado ito habang tinitignan ang kanyang cellphone. Jeez, tinawag ko siya, may problema ba? Nakita ko para bang namutla siya. Mabilis niyang isinilid ang kanyang cellphone sa sling bag niyang pula, wala, mabilis niyang sagot. Binagalan ko bigla ang pagmaneho, saka hininto saglit. Binalingan ko na siya sa likod. Are you really okay? Pinahid niya ng kanyang palad ang kanyang noo, yeah. Samandal siya pagkatapos. Medyo nairita lang ako sa nag-text sakin. Annoying stalker, Ania. Tumalikod na ako at muling pinaandar ang sasakyan. I could sense that she has a problem with whom that person on her phone. Hindi na ako nagtanong pang muli sa kanya, ilang saglit pa ay biglang sinabi ni Jeez na nasa tapat na kami ng kanyang kondo. Nilabas ko ang aking itim na payong sa compartment at lumabas na ako sa driver's seat. Binuksan ko ang passenger seat at tumambad sa akin si Jeez na tila naghihintay sa akin. Ngayon ko lang napansin na nakasuot siya ng itim na simple dress. It's not revealing like those dresses and tops that she usually wears. Hindi na niya ako hinintay na magsalita ay nakisukob na siya sa akin. Sa ilalim ng malakas na ulan ay patakbo naming nilakad ang building ng kanyang kondo. Nang naroon na kami ay tumalikod na ako at tatakbo na ngunit natigilan ako dahil sa kamay na nakahawak sa braso ko. Galing iyon kay Jeez. San ka pupunta? She sounded confused. Itiniklap ko ang payong ko. Uuwi na. Naihatid na kita, sabi ko. Tatabigan ko na sana dahan-dahan ang kanyang puting kamay ay hinigpitan niya ang pagkakahawak. Ang lakas ng ulan, panggigiit niya. Magstay ka na muna sa kondo. Bumuntong hininga ako. Jeez, titayla rin yan, pangungumbinsi ko. Titayla ba yan agad na ang lakas-lakas? At saka, tingnan mo nga, bibiyahe ka. Makakabiyahe ka ba niya na ang lakas ng ulan? Hindi ako agad nakasagot sa tanong niya. Nagsalita pa siya ulit, Dan, iniisip ko lang ang kalagayan mo. Hinatid mo ako, tapos, hahayaan kitang bibiyahe na ganito kat hindi ang ulan. Delikado na sa daan, alam mo ba? Paano kung may mangyari sa'yo? Dan, huwag mo naman akong pag-alalahanin ng husto. Mataman akong nakatingin sa kanya. Puno ng pag-alala ang kanyang mukha. If Tina will be in her position, she might be crazy and worried like her. Hindi ko dapat siya pinag-alala lalo pat nasa malayo ako. Humugot ako ng malalim na hininga. Alright, pero, pag tumila na ang ulan, uuwi na ako. Nakita kong dumaan ang malawak ng ngiti sa kanyang labi. Hindi pa man ako nakapagsalita pa ay hinigit na niya ang kamay ko at dinala patungo sa loob. Sana talaga ay mabilis na tumila ang ulan para makauwi na ako. Kailangan ko pang mag-empake para sa pag-uwi ko. Mabilis lang ang pag-check-in ni Jeez. Para bang ayaw na niyang magtagal kami sa lobby. Sa elevator ay tahimik lang kaming nakatayo at walang imik. Ramdam ko na parang sinusulyapan ako ni Jeez. Pero kapag tumitingin naman ako sa kanya ay nagkakamali naman ang hinala ko dahil nakatungo na siya. Nang tumunog ang elevator ay bumaba na kami. Nasa fifth floor pala siya. Pumasok na kami sa loob pagkadaka. Maliit lamang ang kanyang kondo, kung tutusin, pero mukha itong maluwag dahil sa kaunti lamang ang mga gamit. Agad na pinindot ni Jeez ang switch nang buksan niya ang pintuan. Pagpasok ko pa lang sa loob ay nakita ko na agad, ang mga naglalakihan niyang mga picture frame na naglalaman ng iba't ibang post at mga damit. She's a freelance model in one of modeling agencies in the Philippines. Maging dito sa Amerika ay malakas din ang hatik sa kanya ng mga photographers dito. Will should be more and close Jeez. Nasa na nga ba yun? Nilagay ko ang aking payong sa rack. Ang alam ko ay dumiretso na sa kanyang kwarto si Jeez. Malamang ay magpapalit ng kanyang damit. Nabasa kasi ang lalayan noon, I should call Will and tell him that I'm here. Malamang ay nag-aalala na iyon kay Jeez.
Tumama naman ang hinala ko nang makita ko ang sandamakmak na missed calls ni Will pagbukas ko ng cellphone. Napakunot-nuo ako. Why would he call me instead of Jeez? Maaari naman niya itong tawagan. Nagkibit-balikat na lang ako. Abala ako sa pagtatype ng pangalan ni Will sa phone nang matigilan ako sa boses ni Jeez. Anong ginagawa mo? Napalingon na ako sa kanya. Wala sa sarili akong napatitig nang makita siyang nakaitim na sando at nakasuot ng mixing jean shorts. Hawak niya ang isang kulay na asul na tuwalya sa kanan niyang kamay, magulo na ang kanyang buhok. Gusto ko mang magtaka sa tanong niya ay hindi ko na lang isatinig pa. I'm calling Will. I'll tell him that I'm here, I explained. Don't call him. Napaangat ako bigla ng tingin kay Jeez, nanliit ang mga mata. Umiling ako. Bakit? Baka, nag-aalala na siya sa'yo. Napansin ko ang paglitaw ng pangalan ni Will sa CP ko. He's calling. Sasagutin ko na sana ang tawag ngunit nanlaki, ang mga mata ko sa bigla ang paglapit ni Jeez at paghablat niya ng cellphone ko sa kamay ko. Jeez, bakit mo kinuha ang cellphone ko? Naguguluhan kong tanong. Nakatuon ang kanyang tingin sa aking cellphone. Mabilis niyang ni-swipe at ni-end call ang tawag ni Will. Nagsalubong ang mga kilay ko sa ginawa niya. What did you done, Jeez? Hindi na ako nakakilos nang tinapon niya sa kung saan ang cellphone ko. Halos mapamura ako sa ginawa niya. What did you throw my phone? Medyo naiirita na ako, pero hindi ko magawang sumigaw. Mabuti na lang at sa red carpet niya bumagsak ang cellphone ko. Hinarap niya ako na malamig ang tingin. I told you not to call him. Pero ayaw mong sumunod.